Minamahal at ina putong ay patap ko taon pagnig sa salita ng Diyos at ang bilang ordin po siya kan ni Biñas. Tayo po tumayo, minamahal. God bless you. Tamila bida. Richard, Jerry Galgo. Everybody say praise the Lord. Taas yung kamay, tayo po ay dumalangin. Opo, laki ng Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang pagkataon. Kalumot sa amin sa araw to na sinamasama mo naman kami sa bahay-sambahan upang purihin ka namin, pasalamatan, sambahin sa dakilang banal ng pangalan. Thank you so much, Lord, for great privilege and approach you've given to us, Father, in this day, and you bring here in your sanctuary to offer you the sacrifice of praise. Brother, this is the fruit of our lips, giving thanks to you, Lord, and I pray, O God, to the first prayer, beloved, early pastor, Lister Almeida, and then prophet, O God, please anoint me. I cannot do anything without you, my God. Hallelujah, thank you so much that you anoint every part of the service, Panginoon, until now we feel the holy presence in our midst, Lord. And I bind Satan, cast out hindrances right now, Lord, in Jesus' name. Anoint me, Lord, right now, God, with the word, in Jesus' name. Amen, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Lahat ay pumalakpak sa ating Panginoon. Mami na mahal, tayo po'y pinagpapala ng Diyos. Amen? Sino pong pinagpapala ng Panginoon? Sumigaw ng praise the Lord. Amen. So, lahat na pinagpapala ay nandito, maligaya tayo. Amen? First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty belongs only to our loving God, our Son Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist with his Talamida, the end time prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories and appreciate your beloved San Pastor Nekom Almeida and all beloved children, all Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, and to all of you, my dearest brothers in Christ, at sa ating mga baguhan, sa ating mga webcast viewer, nanonood ngayon. Magandang hapon sa inyong lahat. Lahat tayo po malakpak na malakas. Amen. Mga minamahal, sa araw na to ay ating pag-aralan ang natawag na stewardship. Ano ibig sabihin ng stewardship? Stewardship theology. Ang mga yung mga particular na sistema o pag-iiskwila may tungod sa religious belief and teaching. Ito ay theology. Kaya ito po pinag-aralan ito, pinag-eskwilahan ito sa ibang mga eskwilahan na ibang mga tao ang may tawag sa stewardship. Hindi po basta-basta ito pang ating maintindihan. Ang ibig sabihin ng stewardship ay, kung sa Tagalog, ay pangangasiwa. Pangangasiwa o sa Bisaya, pagdumala. Amen? Amen? Yung pagmamanage, stewardship. Sa spiritual na bagay, dalawa ka klase ang itawag ng stewardship sa bawat Kristiyano. Sa amin party bilang manggagawa, yung itawag na, we are called the stewards in the vineyard of the Lord. So mga steward kami, pinagkatiwalaan o pang ipangasiwa, ipagmamanage ang gawain ng Diyos. Amen? Para madevelop ang churches, mapalanginan ang iglesia, at the same time, kayo naman ng mga steward na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga pagpapala, blessing from the Lord. Amen. Kayo naman po ang gagamitin ng Panginoon sa pagbibigay to support the church upang yung inyong binibigay, yun pong aming ginagamit for stewardship. Amen ba? Amen. Yung binibigay nyo sa church, yun po aming ginagamit. Use it for stewardship para imamanage, ipangasiwa, ang ikabubuti ng iglesia. So, duwa ka klase. Ang amin, yung binibigay nyo, amin ito, pinangangasiwa sa church. Kaya kung wala kayong ibibigay, anong gamitin namin para ipa-steward? Wala. Amen. Wala kami paggawa ng chapel, wala kami paggawa ng CR, wala kami pambayad ng mga tubig, suga. Lahat yun po, wala makain dito. So, we cannot reach our station outreaches kaya wala tayong ipangasiwa sa kanila. Paano natin ma-maintain, ma-develop ang mga churches outside, mga station natin sa iba-ibang lugar, we cannot reach them. Dahil wala tayong gagamitin nga, ito, we cannot mobilize.
Dahil wala kaming ipangasiwa na dawat nga dapat gamitin namin for stewardship. Naunawaan nyo ba? Everybody serves the Lord. Sabi dito, stewardship is a theological belief that humans are responsible for the world and it should take care and look after it. Tandaan nyo po, and you should take care at imanon nyo, alagaan, and look after it. At titingnan natin yan sa ating buhay. Amen ba? Believers in stewardship, ang mga mantutuo, believers in stewardship are usually people, kita, who believe in one God who created the universe and all that is within it. And also believing that they must take care of creation and look after it. Palakpakan po natin ang Diyos. Lahat tayo mga Kristiyano ang naniwala sa ating Panginoon ang tawag sa atin sa tagapangasiwa. Na tayo mga tao naniwala sa isa lamang na Diyos. At ito po'y tinitingnan natin at tinitingala. Amen ba? Amen? Na siya nagumawa ng lingin ng langit o lupa, mga minamahal, at sa lahat ng bagay natin dito nakikita. So, lahat tayo na naniwala sa Diyos, mga minamahal, ay kailangan po natin alagaan. Amen? You must take care of creation. Alagaan natin sa lahat mga linikha ng ating Panginoon at look after it. Magtitingnan po natin yun. Mag-overseer tayo. Tayo pong tagad-look out ng lahat ng bagay na linikha ng Diyos sa lupa, una tayo. So kami po bilang mga steward, mga pangasiwa, yan ang ginagawa namin. Kami ang itong namang overseer, ang tagad-look out. Lahat ng creation, mga katawhan ng Diyos na pinagpapala, na naglingkod sa ating Panginoon. The same time, the churches. Yun po ang ginagawa namin to look out all the churches. Kaya binidevelop namin, binibisita namin, inaayos namin para po ito po ay mabuo. Kaya ito pong gusto ng ating Panginoon because we are one body and a member in particular in the church. Isa lang tayo katawan ni Kristo, mga minal, buuhin natin ito. Sangkapin natin upang sa pagbalik ng Panginoon, lahat tayo sama-sama papunta ng langit. So may obligasyon kami, kayo din may obligasyon. Amen ba? Amen ba? So vice versa po ang ating obligasyon. Mayroon tayong obligasyon, responsible tayo sa lahat ng bagay by means of stewardship. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Dito po, a biblical worldview of stewardship can be consciously defined as, pakinig kayo. Ang biblical word view of stewardship can be consciously defined as utilizing and managing all resources God provides for the glory of God and the betterment of His creation. Naintindihan nyo ba? Yung utilizing, meaning, yung paggamit at gagamitin, i-utilize natin. Managing, meaning, yung pagpangasiwa, pagpamamahala, pagmamanage. Sa lahat na resources, lahat ng mga pangailangan, lahat, all resources that God provides for the glory of God and the betterment of His creation. Ngayon, talagang lahat ng resources pangailangan ng Iglesia sa mga Kristiyano na ang Diyos nagbigay sa atin ito para sa kanyang lalakolanatian at sa ng Diyos at para sa kabutihan. Betterment of His creation. Yung pagbubuti, ikabubuti, pabutihin natin. And improvements that adds to the value of the property or facility. Yun ang ginagawa namin. Amen? So, ang tawag sa amin, nag-facilitate kami. Kami nagsagawa. Kaya gagaling lang namin ng Urukita. Ang Urukita City, sa habag ng Diyos, ang lupa na sa atin na. Amen? Dinonate ng kapatiran, sabi niya, beloved OP, bahala na po kayo, ibigay ko na sa church yon. So, that's why, ginadevelop natin ang church. Amen?
facilitator tayo. Gina-facilitate natin, pinapaganda natin, gina-utilize natin, ginagamit natin ang lahat na resources na God will, na God provided, provide us sa inyo po. Kaya nakarating kami, kaya pinextin natin yung chapel dito, gumawa kami ng kwarte sa likod, naganda natin, anong kulang, pinakuralan natin, pinabakura natin ng haloblak. Kaya maraming kapitbahay, inayos namin yung mga ilaw, inayos namin yung mga tubig, mga minalpaya, para to, ano, to take care of all the creation in the church. Pumili kami ng mga sound system, mga instrumento, mga mixer para magamit sa church, mga minamahal. Yan po ang purpose ng itawag na isang steward, tagapangasiwa. Ang tanong, how could we facilitate and manage and utilize all the churches, all the resources of the church kung wala kaming natatanggap na nagbumula sa inyo? Kaya natutuwa kami sa mga patutuon nyo na kayo pinagpapala sa pagbibigay, sobra sa insakto, naturuan kayo ng Diyos, nagkaroon ka ng kapasanin, dakong kabugaton, burden sa church, na kayo po'y nagbigay ng sobra sa higit sa pangailangan ng iglesia, dahil upang may utilize namin ang lahat ng resources in the church, mamanage namin ang lahat ng bagay sa iglesia. Kaya kung wala kaming nahawakan ng mga financial blessing, paano kami makapunta ron? Paano wala kami maigastos? Kaya ibang churches bumabagsak because kulang sa utilization, kulang sa management. Bakit po? Well, hindi sila makapag-steward. Dahil nga naman, they are lack of resources. Kaya nagpasalamat kami sa Panginoon to the first prayer of our beloved pastor, bin Mamadir, our beloved children. Silang prayer nila, kayo po'y naging tapat sa paglingkod sa Diyos. Amen. Pinagpapala kayo mga taga-CDO. Glory to God lang. Sa kabila ng pandemic, naapektuhan yung ating mga businesses, ating mga trabaho, pero still, nandito tayo every now and then, sa bawat gawain, kitang-kita tayo sa mukha at sa mukha. Natutuwa at maligaya tayo. Nakikita namin ang paano yung with all your efforts na nagbibigay kayo, magamit kayo sa gawain ng Diyos. Natutuwa kami at lalo natutuwa ang ating mahal na Panginoon. So we can utilize, we can manage all the resources in the church. Kaya makaalis kami, makabisita kami, mga minamahal. Kaya natutuwa ang mga station natin, mabisita natin. Bakit? Mabayos natin yung sambahan, mabila natin sila ng mga kulang nila, mga instrumento, tuwang-tuwa sila, hindi malaman ang kagalakan nila. At the same time, sinisiro ko sa kanila, ito po, binibigay ng mga kapatid sa CDO, sa ibang station at sa ibang mga lugar. Kaya naipon po natin, mayroon tayong ibili ng mga gamit, mga sakyan. Alam niyo po, sa habag at awa lang ng Panginoon. Yung ano halos na station natin, halos may mga service ng sasakyan. Yung prosperidad awa, bago lang yan. Binilhan namin sila ng tamaraw na pork, may service sila, magagamit sa church. Ngayon, ulit sapin na, nakasakay sila lahat. May bunggo tayo na palit sa Bayugan City. Hinakyan namin. So, nakabili tayo ng last month lang ng bagong chapel sa dako ng Mangagoy, Surigao del Sur. May isang church, the 4th Square, bininta ng pastor yung chapel nila, chapel lang, 55,000. Napakamura. May atip na, kumplito na, may tubig, may ilaw. Nabili natin, kaya ngayon, nakalipat na sila doon nung last Sunday pa. May chapel na po tayo sa dako ng Bislig, Mangagoy po, sa church na. Blessing, dayang lupa, 200 lang ang buwan ang upa. Nahistorya kami ng may-ari, may kontrata pa. 200 pesos lang per month. Sabi ko, malaking pagpapala. Amen? Amen? Sa pagbayugan, dahil mag-widening, madala yung ating lupa, mga 15 meters from the barangay road, maabot yung ating balkon-balkon doon. Kaya inatlas namin yung kitchen, mga iba dito sa likod, nagpagawa kami doon. Kaya kasama namin si Brother Boy Tinaw, galing Mangagoy, nula nakauwi ng ilang linggo, sila nagtrabaho doon. Kaya nag-tinaw yung ating chapel doon. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Di mga mukha, praise the Lord. Ayaw nyo bang matinaw na? Gusto nyo lubog palagi? Sa habag at awa ng Diyos. So we spend much money. Pero hindi po naman sa atin yon. Pinagkatiwalaan ng kami because we are all stewards lang. Tagapangasiwa lang. Hindi po sa amin yan. Amen ba? So yun, nakayutilize tayo.
na kapag naayos natin lahat ng pangailangan, nakabili tayo ng mga drum set, mga instrumento, bagong mixer sa Bayugan. Sa Urukita, nakabili kami ng bagong mixer, dalawang speaker, grabe, halos 30,000 ang presyo. Yan ang sinabi ko ng overnight prayer, nagangayong makapatiran, sabi ko, malaking utang nyo sa church. Bayaran nyo yan. Sabi niya, pabayaran man din sa ato. Kung hindi ko pabayaran siyo personal, babayaran nyo ang Diyos sa inyong pagbibigay. Kaya obligasyon din kayo ng Panginoon. Kayong tagapangisiwa ng iglesia. Amen? Paano daw makalipad yung ibon pag walang pakpak na malaki? Amen ba? Pero kung malaki na yung pakpak, lagi lang mataas na yung lipad. Ibig sabihin, kung wala tayong nahawakan ng resources, blessing, we cannot fly on high. We cannot reach sa bawat mga lugar. Pinagpala tayo. Noong last mga milang month, yung ating gawain sa Lawagan, Quezon, nakabili din tayo ng drum set doon. Diba? Sa tulong ng awa ng mga kapatiran din sa ibang bansa. With the kwan, complimentary natin yung soon, but Ruas, Diyo, pinila mag-asawa. So, kulang pa daw, nag-request pa. Bayugan, kuya, wala kaming bass guitar. Wala. Lugait, wala kami, mga drum set namin, butas na. And pinadala naman namin yung bagong bili. Yung mga gitara sira. Sabi ko, sige, walang problema yan. Yan po, inapaunawa ko sa inyo. Dahil yun pong ginatawag na theology of stewardship. Para malaman nyo kung saan pumupunta yung binibigay nyo. Hindi naman ako nagtututal sa inyo. Dahil alam ng Diyos yung binibigay nyo. Amen? Sa Claveria, sabi gusto magbabakod. Kuralan ba? Mas pa sila nag-request. Sabi ko, sige, itotal mga bakuran. Basta mga minamahal. Pag sabi, akalan lang kay babakuran, nag-tick sa akin, kuya, ito po yung mga materialis. 65 meters cyclone wire. 50 pieces ng mga tubo. 60 sacks na simento. Ang gold bar, 50 pieces. Sabi ko, niisip-isip ko, parang building naman ang gagawin, hindi naman buwakod lang. Sabi ko, but the board, sino nag-ticks? Nag-estimate niya, kapatiran ko ya. Sabihin mo, pupunta sila ngayon sa hardware at itanong nila lahat kung itong lahat na i-order nila, magkano? Dahil ano kuya, tanungin mo lang kung magkano. Wala akong sinabi nga bibilhin. Ngayon, pumunta sila. Pag total, 70,000. Sabi ko, sabihin mo sila, Brother Birds, yung binigay nila 10,000 lang, 70,000 yung bakod nila sa chapel, bayaran nila lahat yun. Sabi mo kay OP, kawayan na lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Eh sabi ng preacher, huwag tayo, yung inyong binibigay, yung nang nangasiwa sila, alam kung saan gagamitin. Pero huwag tayo mag-demand. Kasi, kumbaga, nagbigay ka lang ng 10,000, nag-demand ka ng 100,000, hindi po ganun. Lalo kayo mouth of blessing. Dapat, para pagpalaing kayo, mas malaki yung binibigay nyo kaysa gina-request nyo at ginagasto sa church. Kaysa sabi niya, the more you give, the more you receive blessing from the Lord. Hindi mo dahil binigay kang kunti, parang nag-isip ka na, ah, laki ng binigay ko, nagbigay ko 10,000, dapat mabili sila ng ramset ng tamil. Deficit ang church. So, how could you manage ang iyong binigay na hindi naman magkasya? That's why, nagtuturo tayo, magbigay ka ng higit sa pangailangan sa iglesia. Magbigay ka ng mahigit pa sa pangailangan ng iglesia. Yun ang ituwag na bring much more than enough for the service of the work of the ministry. E kung magbigay ka lang ng tama, walang sobra. So, we cannot utilize the resources of the church. Bakit? Palagi deficit, kulang. That's why, kung magbigay ka ng sobra at higit sa pangailangan ng iglesia, we can more utilize and manage all the resources of the church.
mapakita natin yung tama natin mga steward tayo. Nasabi si Biblia, the Bible say, nga kailangan ang totoong steward ng Diyos. They found him faithful. Yung mga totoong tagapangasiwa at nagpapakasiwa, sila po'y makita ng Diyos, sila po'y tapat sa lahat nilang ginagawa. It's we found faithful, all the steward of the Lord. Yan po ang ibig sabihin ng ating mahal na Panginoon. Purak palakpakan natin ang Diyos, mga minamahal. Amen? So, stewardship begins and ends with the understanding of God's ownership of all. Pakinggan niyo po to. Ang pagpangasiwa at upang pangasiwaan kayo, ito'y nag-umpisa at nagtatapos sa buong pag-unawa na ang Diyos, siya po ang may-ari ng lahat ng bagay. Wala atin dito. So if you give, after you give, don't mind what how much that you give. Amen? Kung may naitulong ka sa church, huwag mo isipin na malaki ng tinutulong mo sa church. Huwag mo bibilangin ang tinutulong at binibigay mo. Bakit? Sabi ng Biblia, ang pagpangasiwa, stewardship begins and ends, matapos, with the understanding that God is the ownership of all things. Wala atin dito. Lahat tayo, tagapangasiwa, pinakatiwalaan lang tayo. Ang tawag sa atin sa Bisaya, saop lang tayo. Amen ba? Kung saop ka lang, pinakatiwalaan ka lang ng amo mo. Magbantay ng kaliugan at mag-harvest at mag-kupras. After that, itutal at bibigyan ka lang kung magkano ang iyong pinag-usapan, the agreement. Hindi po sa'yo yan. Amen? Amen? Amen. Yan po, kailangan ba unawaan natin, stewardship begins and ends with the understanding that God is the ownership of all things. Wala atin dito, mga minamahal. E sabi ng Princess Calabria, pang magbigay kayo, huwag nyo isipin na malaki ng binibigay nyo at magdidemand na kayo sa iglesia. Dahil lahat yung binibigay, pang nabigay nyo na, wala na kayong pakialam doon. Dahil ang Panginoon, pang nakita na nyo siyang binibigay, pagbibigay mo taos puso, sa pagganon pala ng kamay mo sa offering cloth, ang pagpapala ng Diyos, mudagay day na ibalik sa'yo. Dahil nakita ng Panginoon yung puso mo, you're willing to give, you're willing to sacrifice, and you're willing to support the church so that the church eh, mayroon siya maka-utilize at ma-manage ang lahat ng resources sa iglesia. At don't think na sa iyong pagbibigay, ikaw po'y tatanggap ng return. Huwag mo isipin yan. Kaya hindi mo na isipin yan na pagbigay ka, ibalik ng Diyos. Ang pangako niya sa totoo. Sabi ni Biblia, magbigay ka at ikaw bibigyan ng Diyos. And when I sipin na, bigay ako para bibigyan. Hindi na. Hindi lang Panginoon, we cannot outgive God. Hindi natin malampasan ang Diyos sa pagbibigay. We cannot outgive God. Nagbigay ka ng kukunti, ang Diyos agbigay sa iyo balami. Amen? Hindi natin malabawan ang ating Panginoon. Kaya yun ang sikreto. Sikreto. Give it not grudgingly. Unapilitan ka lang. Una in necessity dahil na may mga pangailangan ka. Because God love it a cheerful giver. Ang Diyos nagmamahal sa mga taong natutuwa maligayang nagbibigay. Amen? Huwag kang malungkot magbigay. Not grudgingly. Or of necessity for God love it a cheerful giver. Amen ba? Amen? Naunawaan nyo ba? Kasi siya ang gumawa ng lahat ng bagay. He is the Alpha and the Omega. Pag-ibasa, brad. Revelation chapter 22, verse 13. And Psalms chapter 24, verse 1. Libro sa Pinadayag, Kapitulo 22, Versikulo 13. Ako mo ang Alpha ug ang Omega, ang nauna
ug ang nahulay, ang sinugdan ug ang katapusan. Amen. Palakpakan siyang lahat, walay atin. Amen. Idiretso muna sa Tagalog, Psalms 24 verse 1. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa aklat ng awit, kapitulo 24, ang talata ay 1. Ang lupa ay sa Panginoon at ang buong narito, ang sanglibutan at silang nagsisitahan dito. Amen. Palakpakan natin Diyos. So, nagbabakita lamang, we understand that all everything, lahat ng bagay ay sa ating mahal na Panginoon. So, walay atin dito. Even our life, even our breath, our strength is hindi sa atin. Galing sa ating mahal na Panginoon. Kung bakit tayo nagkapagtrabaho, bakit tayo nagkapag-opisina, bakit tayo naging nakaturo, bakit tayo nagkapag-sundalo, bakit tayo nagkapag-karpintiro, dahil ang kalakasan na yan ay nagmumula sa Diyos. Yung wisdom yan, karunungan, nagmumula sa Panginoon. Di marami nag-aral, hindi makapasa. Sabi niya, ever learning but never found the truth. Eskwila nga eskwila, hindi makaunawa. Dahil ang wisdom galing sa Diyos. Ang strength galing sa ating mahal na Panginoon. Everything therein, in this world, ay galing sa ating mahal na Panginoon. Ang lupa at langit ay galing sa Panginoon. Wala atin dito, mga minamahal. Mga minamahal, magpasalamat tayo na ang hininga natin, hinuyupan ng Diyos na buhay tayo. Tinawag tayo na buhay ngayon, mga kalag. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. So grateful to our loving God. Nga mayroon pong pastor na ginamit sa iglesyang ito. By means of the sacrifice and prayer, tayo po'y pinagpala to be a part of this ministry. Naging totoong tao tayo, pinagpapala tayo. Nakalakad din sa lupa dito, naabot at ibang mga lugar. Mga nang-enjoy tayo sa all the blessing of the Lord na given to us. Naging steward tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon sa ating pamilya. That is the blessing from the Lord. Kaya huwag mo ipagkait ang para sa Diyos. Huwag mo ipagdalo ang para sa Diyos. Dahil pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. Binigyan ka ng sapat na pagpapala, blessing. Maging steward ka, tagapangasiwa ka ng buhay, pamilya nyo sa iyong trabaho. Dahil gamitin ka ng Diyos para pangasiwaan ka sa pagkagitan ng iyong binibigay. Para ang Diyos, hindi ka na mag-speak in return, pangako ng Diyos yan. Pagbigay ka, bibigyan ka ng ating mahal na Panginoon. Dayuna na tayong binigyan ng Diyos. Our life, our strength, lahat, binigay na ng Diyos sa atin yun. Amen ba? Amen ba? Araw-araw na magkapagtrabaho tayo, pagising natin, mahininga tayo, galing sa Panginoon yan. Yung hangin natin nalasap, galing sa Diyos. Yung patak ng ulan, galing sa Panginoon. Wala atin dito. Alalahanin po natin, sabi na, the earth is poured, is the Lord's, and all that is in it, and the world, and those who live in it. Ang lupa ay sa Panginoon, at ang lahat ng bagay, pwede isubong sanlibutan, at ang lahat na nakatira dito at nabuhay, ay galing sa Diyos. And those who live in it, ang lahat na nabuhay sa lupang ito, ay galing sa Diyos. Hayop, tanim, at ang mga tao. Pero tandaan natin sa lahat na nilikha ng Diyos, tayong pinaka-the best at special. For all the creation of the Lord, tayong pinaka-special. Bakit? Binuhay tayo ng Diyos ang ating buhay galing sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Huwag natin tagalin to, di matagal na. Ngayon, sabi dito ng writer, a broader concept of stewardship is illustrated in Jesus, the parable of the talents. Broader meaning mas pinalawak pa. Broad. Para maunawaan natin, the broader concept of stewardship is illustrated in Jesus, the parable of the talents. Yung parable of the talents, which refer to the an amount of money, but by implication and by common use of the word in English as abilities. Yung talento na to binigay ng Panginoon ng tao sa mga tao na to. Iniwanan sila ng talento. Amen. Talent.
talino. In other words, in common English, ay ability. Binigyan sila ng abilidad, kakayanan. Kung paano nila ipangasiwa itong iniwan sa kanila ng mga kayamanan. Amen ba? Amen. Lahat tayo dito, iniwanan ng Diyos ng kayamanan. Blessing. Titingnan ito ng Panginoon, paano natin ito i-manage? Paano natin ito utilize and manage ang lahat ng resources na pinagkitiwala ng Diyos sa atin? Our talent and ability para sa paglingkod natin sa Panginoon. May tatlong tao dito, basahin natin. The book of Matthew chapter 25 verses 14 up to 30. Tatlo ka tao ang iniwanan ng Panginoon ng panalangin, blessing, at talent and ability. Tiningnan ng Diyos how could they use this. Paano nila pinangasiwa? Paano na pinalago? At paano ito isagawa? Pagkinig kayo mga minamahal, pag-ibasa. Diretsuhin mo sa Tagalog na. Remember? Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo, Kabanata 25, ang talata ay 14 hanggang 30. Praise the Lord. Sapagkat tulad ng isang tao na nang paroroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. Kinse. Pinamahala sa kanila ang ilang mga pang-aari. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, at ang isa'y 2, at ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kanyang kaya, at siya yumaon sa kanyang paglalakbay. 16. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdaka yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon, at siya'y nakinabang ng 5 talento. 17. Sa gayon ding paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang ng ibang 2 pa. 18. Datapwat ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. 19. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga alipin yaon at nakipaghusay sa kanila. 20. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito ako'y nakinabang ng 5 talento. 21. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. 22. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. 23. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. 24. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan, at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. 25. At ako'y natakot, at ako'y yumaon, at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. 26. Datapwat sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapa sa hindi ko hinasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. 27. Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi. At nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. 28. Alisingan ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento. 29. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati pa ang nasa kanya ay aalisin sa kanya. 30. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis
at ang pangangalit ng mga ngipin. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. Mamala, in short story, ito po malaking bagay para sa atin, malaman natin. Lahat tayo sa lupa dito ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng mga pagpapala. Blessing. Talent, blessing, materially, spiritually, physically, and ability. Para ito po'y magamit natin sa gawain ng ating malapainon. Makinig kayo. Umalis ang kanyang agalon sa malayong bagay, lugar, iniwanan silang tatlo. Yung unang alipin, lima ang iniwan. Yung isa, dalawa. Yung isa, isa na lang. Ito po, paano natin ipakita dito na tayong mga inatasan ng Diyos? Pinagkatiwalaan tayo ng mga pagpapala, the blessing. Paano natin gawin ito? How could we utilize this and manage? Paano natin ito magamit? Ngayon ito po'y para tutubo pa. Tutubo pa. Upang pagpingin ng Panginoon, ang Panginoon ba tutuwa sa atin at hindi magagalit? Everybody, say praise the Lord. Napakinggan nyo sa salita ng Diyos. Yung lima binigyan, ilang taon bumalik yung kanyang amo. Presinta siya. Panginoon, yung lima iniwan mong talinto, pinangalakal ko, pinaayos ko. Ngayon, tumubo ng lima at ito'y balik ko sa iyo. Anong sabi ng amo? Mabuti at mabait at tapat na alipin. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kailangan sa ating mga ginagawa na tayo inatasan ng Diyos upang mangasiwa sa kanyang gawain. Sikapin natin, mga minamahal, na sa lahat ating ginagawa, ito po'y makabigay tuwa galak sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Ganun lang kasimple. Kung ano bang talento mo, what is your talent, what is your gift, what is your ability na binigyan ng Diyos sa iyo, na ito po'y magamit mo alang-alang sa gawain ng Diyos. Aron maging totoo kang steward, tagapangasiwa, tagapatubo, tagapalago ng iglesia. At kung paano ka pinitiwala ng Diyos sa mga pagpapalan, paano mo yan i-multiply? Paano mo yan gawin maging abundansya sa iyo? Nga mayroon kayo presinta sa Panginoon at ang Panginoon matutuwa, sabihin niya, well done and faithful servant. Gumawa ka ng mabuti at tapat kong alipin. Pumasok ka sa kasiyahan, kagalakan ng iyong mahal na Panginoon. Yung dalawa, ganun din talinto. At ang katapusan, yung isa. Ito po maging aral. Panginoon, alam ko na ikaw yung batigas na agalon. At ikaw nangunguha, nangaharvest ka na hindi sa iyong tinaliman. Ikaw ay nangunguha lamang na hindi sa iyo. Kaya natatakot ako, mahal na Panginoon. Kaya linibing ko yung talinto na isa na binigay mo sa akin. Kaya ngayon, ibinabalik ko sa iyo. Akala niya natutuwa ang kanyang amo. Natutuwa ang kanyang Panginoon sa kanyang ginagawa. Anong sabi ng amo? Alam mo pala, na nangaani ako ng arbes sa hindi ko tinaniman. Apa nagsisikap ako na pag-alis ko, may maiwanan ako sa iyo. Bakit hindi mo inayos, pinatubo, pinalaki, upang sa pagbalik ko, maibalik mo sa akin isang tinto at mayroon ka pa? Anong sabi ng Diyos? Masama ka na alipin. Masama ka. Kaya sabi niya, hulihin siya. Itapon sa madilim na lugar. At yung sa kanyang talinto na iniwanan ko, kunin pati pa yung sa kanya. Itatapon siya sa impyerno. Mga minamahal, may malaking aral sa bawat Kristiyano. Kuminsan tayo, sobra-sobra ng pagpapala, pinagkatiwala nyo sa ating buhay. Puminsan, ninanakawan pa natin ang Diyos. Simple lang na maliit na bagay na yung pinagkaloob sa iyo. Binigyan ka ng magandang trabaho, nakaswildo ka ng maganda, nagpagdigusyo ka ng banda, makimukimikita, tumutubo ka, in all abundance, the Lord bless you so much. Pero minsan, linilibing natin sa ating bulsa lamang yung pagpapala na dapat ibigay mo sa gawain ng ating mahal na Panginoon.
Hindi ka nagbigay ng kasiyahan sa ating Panginoon, kundi nagbigay ka ng kalungkutan. Ang tawag sa Diyos sa iyo ay masamang alipin. Mga minamahal, how could the church manage and utilize all the resources kung tinatago nyo lang sa bulsa at sa bangko niya yung kinitaan na kailanman, even single centavo, hindi ka makabigay sa gawain ng Diyos? Ang tawag sa iyo ng Panginoon, masamang alipin. Di katulad ng 5 at 2 talento, pinangalakal nila. Pinangasiwa na ng maayos. Tumubo! Pinagpapala sila. Anong sabi ng kanilang amo? Well done and good and faithful servant. Mabait, mabuti na aking alipin. Pumasok kayo sa kagalakan ng iyong malapag. Mga minamahal, tandaan po natin, hindi ang Diyos nagpapadato, hindi ang Diyos nagpapayaman. Walang pretsin manggagawa ng yung mayaman. Kung nakita nyo naman ang lahat ng resources ng Diyos provided ng Diyos diyan, Panginoon na nag-provide kay lahat ng bagay ito sa Kanya. Walay atin. Aalis tayo dito na walang madala. Then lumabas tayo na alikabok, babalik din tayo sa alikabok. Wala atin dito. Ngayon, subukin ng Diyos ang puso natin. Paano natin, how to become a good steward? Paano tayo maging good and faithful steward na pinagkatiwalaan upang maging pangasiwa natin ang gipiyal ng Diyos sa pagpapala sa ating kamay? Sabi ng Biblia, lahat ng bagay sa lupa, the earth is the Lord and all the things, even ang lahat na nakatira dito at nabuhay ay galing sa Diyos. So mag-imba ka ng iyong kayamanan para sa iyong sarili, para magpapayaman ka sa lupa, makalimutan nung minsan ang obligasyon mo sa Panginoon. How could the Lord will bless you and return the blessing abundantly sa imo? Kahit even single centavo, malit na bagay, pinapasok, binabulsa mo pa, tinatago mo, hindi mo binibigyan ng bigay ang ating mahal na Panginoon. So sabi ng Biblia, I'm sorry to tell you, masama kang alipin. Dapat mga minamahal tayo maging mabait at tapat na mga alipin. Palakpakan po natin Diyos. What is a good steward of God? What is a good steward of God? Ang the good steward, mabait, mabuti nga, tagapangasiwa sa Diyos. Yung taong naniniwala at nakaunawa ng lahat ng bagay na kanyang tinatangkilig ay para lamang sa Diyos. And everything he do, lahat niyang gagawin, at ang bawat desisyon niya nga gagawin, ito po ay kanuna niya tinitingnan una kung paano niya mapaglingkuran ang ating Panginoon. At ang kanyang investment, always invest the things he trusted to you in the kingdom work. Ang tanang i-invest ng papapalan sa iyo, lahat ng bagay, dapat i-trust mo. Ipagkatiwala mo ito para sa kaharian ng ating Panginoon sa kanyang gawain. Love God first and love others people second. Unahin mong pagmahal ang Diyos. Pangalawa lang yung mga tao at ang iyong pamilya. Utos ng Diyos yan. The first and greatest commandment, love the Lord with all your heart, with all your strength, with all your mind, and with all your soul. And also love thy neighbor as thyself. So the first and greatest commandment, unahin natin pagmahal ang ating mahal na Panginoon. Everything you make decision, use it for the glory of God. Mag-invest ka sa gawain ng ating Panginoon. Lahat na decision mo gawin mo sa Panginoon upang tawagin kang you are a good and faithful steward of God. Palakpakan natin ang Diyos. Everybody say praise the Lord. Last verse. Proverbs chapter 3, verse 9 and 10.
libro sa mga proverbio, kapitulo 3, versikulo 9, hantod sa 10. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa imong manggad o sa mga inunahang bunga sa tanan mong abot, 10. Aron ang imong mga kamalig mapuno sa kadaghan o ang imong pag-anam mag-aawas sa bag-ong bino. Amen. Palakpakan natin Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 3, ang talata ay 9 hanggang 10. Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. 10. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga alilisan ay aapawan ng bagong alak. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Ito po. Ang lahat na pinagatiwala sa atin Diyos na pagpapala, all the blessing that the Lord given to us, sabi ng Biblia, lahat yan parangalan mo ang Panginoon. Honor the Lord with all thy substance. Lahat mong tinatangkilik, lahat mong tinatanggap na mga blessing, material, financial blessing, sabi niya, parangalan mo ang Diyos. Kung sa Bisaya, pasidunggan mo siya. Amen? Sa lahat mong abot, sabi dito, lahat mong tinatanggap, lahat mong yaman, lahat mong ari-arian, all with all thy substance. Mga minaman, and with the first fruit of thine increase. Lahat na first fruit na bunga na yung hayop, pananim lahat, mga minamahal, na ito po'y pinatubo ng Panginoon. Pinadami ang bunga, pinadaghan, dinagdagan, increase. Yan po ay ibigay pasidunggan mo ang Diyos. Honor, parangalan mo siya. Social diverse sa iyong kamalig upang ang kamalig mo, yung budiga mo, mapupuno ng sobra-sobra ng pagpapala. Amen? At ang lumang loob na yan ay papalitan ng Diyos mag-awas yung mga bagong bino, bagong pagpapala. Alisin niya yung mga bulok din sa loob. Palitan niya lahat bago na ani at bagong pagpapala. And thy presence shall burst out. Alisin niya, out with a new wine. Ibig sabihin, yung lumang laman, alisin ng Diyos. Awas naman, papalitan niya ng bagong laman. Bagong pagpapala. Bagong ani. Bagong harvest. Mga minamahal, yan ang sabi niya. So lahat mong abot, lahat, with all your substance, parangalan mo ang Diyos. Lahat na unang bunga na yung ani. Ang maunang ng itlog, yung manok mo, 10 yung itlog, lahat na 10 itlog yan, ibigay mo sa Panginoon. Wala sa iyo. Sabi niya. And with the first fruits of thine increase. Ang lahat na unang bunga na pinalago at dinagdaga ng Diyos. Pinalago. Lahat yan, dalhin mo dito sa gawain ng Diyos. Naunawaan ba natin? Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Honor the Lord with all thy substance. Parangalan natin ang Diyos sa lahat nating abot, yaman, ari-arian, sangkap na titanggap sa Panginoon. O ba pang mapupuno palagi ang ating budiga, mapupuno palaging ating kamalig, at ang mga lumang laman nun, alisin ng Panginoon. Palitan ng bagong pangpapala, bagong ani, sobra-sobra, siksik, liglig, umaapaw pa, ibalik Diyos sa ating panahon. So tandaan po natin, we're all stewards in the vineyard of the Lord. Kami ang steward ng nangasiwa to utilize and manage all the resources in the church. Kayo naman yung pinagkatiwalaan ng Panginoon as steward also ng mga siwa ng kayamanan, arian ng binigay ng Diyos sa inyo. So bawat tanggap nyo yan, sabi ng Proverbs 3:9, parangalan nyo ang Diyos. Bibigay, binumigay kayo sa Panginoon. Lahat ng increase, lahat ng pagpapala dumating sa inyo, palagi mo yan unahin ang Panginoon upang ang lahat hindi mawalaan ng laman ang budiga mo, punong-puno pagpapala, awas-awas yan, siksiklig, tandaan po natin mga minamahal. Huwag mo isipin, mahirap ngayon, Brad. Andi. Lisod ka ron, crisis. Huwag mo isipin yan. Dahil yung Diyos dati may pangako sa atin.
in all means, dahil siya ang may-ari ng lupa, lahat ng bagay sa lupa, at ang lahat nakatira sa lupa na may hininga, siya ang may-ari. So lahat ng bagay gawin ng Diyos para sa atin upang tayo mapunuan ng lahat ng pagpapala. Hindi tayo kulangan ng Diyos, tayo pagutuman din ang Diyos natin. Totoo, basta sa bawat abot mo, parangalan mo ang ating Panginoon. Give it to the Lord and for the Lord. And give it to Caesar, pertain it to Caesar. Amen. Ang sayo, sayo. Ang sa Diyos, sa Diyos. Yan pong ibig sabihin, the essence of stewardship. Upang tayo lahat pagpapalain ng ating Panginoon. Eh, wala naman natin dito sa lupa, sabihin ko. Wala tayo rito. Anytime, alisin yung ating hininga. Hindi natin to, hindi ang buhay na ba katulad ng aso? Our life is like only a vapor. Vapor, aso, or hamog. And it appeared a little time and babanis, wala na. Yung aso, hindi mo pwede gukurin, habulin yan. Uy, may balik sa hindi po. Pag umalis na yung ating buhay, hindi natin pwede pigilan. Hindi natin pwede sabihin na abutin. Wag ka muna malis sa akin, babalik ka muna. Higinhawa ka muna, hihinga ka muna. Hindi po pwede. Yung tao pag malapit patay, agaw hiningan. Hindi po pwede sabihin na, hoy hininga, wag ka muna malis, dito ka muna. Gusto ko pa humabang hininga ko, hindi natin mabirayin pabalik. Dahil ang buhay ng tao na sa sulat sa Biblia, katulad lamang ng aso. So ano mo magawa natin habang buhay tayo, habang malakas tayo, habang mahininga tayo, pinagkatiwalaan tayo sa mga grabing pagpapala dito. Mga minal, huwag mo kalibutan ang sabi ng Biblia. Sa bawat abot mo lahat, yaman mo, ari-arian mo, parangalan mo, una ang ating Panginoon. Bring ye all the tithes and offering into my storehouse, that they shall be meet in my house. And prove ye now herewith, saith the Lord of hosts, and I will open you the windows of heaven and pour you out the blessing, that they shall have enough room to receive it. Patunayan niyo sa atin. With regards about tithes and offering, sa ating binibigay. Yung mga bata, yung ulitaw dito na matanda, young rich man, sabi lahat ng utos na sunod niya na. Sabi niya, Panginoon, ano bang gawin ko para mapalangit? Sundin mo 10 utos. Lord, yung bata pa ko, nasunod ko na lahat. Nagmayabang pa yung mayaman na bata. Sabi ng Panginoon, may loan kulang sa'yo na dapat mo gawin. Ano yun, Panginoon? Umalis ka, ibinta mo lahat mong ari-arian. All your substance, you have to sell that. Ibinta mo lahat at ibigay sa mga mahirap, sa mga dukha at sumunod ka sa akin upang may buhay na walang gan ka. Nalungkot yung mayaman, tumalikot. Sabi ng Panginoon, mahirap ang mayaman makapasok sa langit. Maswerte tayong simple lang buhay natin kung hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sundin natin ang teolohiya ng Biblia. Lahat na ang kilit mo, pinagkatiwala sa Diyos, unahin mo siya at parangalan upang hindi ang kabalig mo at budiga hindi mawalaan ng laman. Awas-awas yan. Awas ang mga luma. Anay, alisin ng Diyos. Balungo niyang lumalamoy tungod sa atin. Palitan niyang bagong bino. Ibig sabihin, bagong buhay, bagong kinabukasan, bagong pag-asa, bagong kaligayahan, saganang pagpapala. Yan ang ibig sabihin ng new wine. He bores out, alisin niya lahat ang mga luma, palitan ng bago. Lahat, everything became new. Palakpakan po natin Diyos, maminaman. Awitan natin ang ating mahalapan. Singgit, hallelujah. Ang Panginoon nagtuturo sa atin how to become a good servant, stewards of God. Sa bawat plano decision natin gawin, look first toward Jesus. Unahin natin palagi ang Panginoon. Pangalawa lang, ang ating kapwa. Love God first and love people also secondly. Hinahanap ko dati, ibunga ka.
pag-ibig natin. A good steward of God. You have to love God first. Kaya ang unang pag-ibig natin, ibalik natin sa Panginoon. Lahat mong abot, lahat mong plano, lahat mong desisyon, ito po'y para sa ating Panginoon. Pangalawa lang sa iyo at sa mga tao upang maging mabuti kang tagapangasiwa ng pagpapala na binigay sa iyo ng Diyos ito sa lupa. Una, ang ating kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Pangalawa, ang material, financial blessing. Wala atin dito. Ang lupang ito ay sa Panginoon. Ang lahat ng bagay dito
Magang lahat na nabuhay dito. Tayong lahat. Walay atin. Chat. Kaya balik natin ang unang ating pag-ibig. Love God first in our life. We have to invest to God first. Mag-invest tayo una sa Panginoon. Unahin natin siyang pagsunod, mahalin. Lahat ang tinatangkilik, lahat nating tinatanggap, ang pagpapala, parangalan natin, pasidunggan natin ang Diyos. Talatang abot at ari-arian kayamanan upang ang ating budiga, ating kamalig, hindi maubusan. Muawas-awas ang pagpapala. Yung mga ginaanay at luma, alisin ng Diyos. Palitan ng bagong pagpapala. Nilpangako ng Diyos yan. Pakita natin, maging totoo tayong mabuti na mga alagad ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa 2 talento, 5 at 2, well done, mabuting gawa. Mabait at tapat kong alipin. Pumasok kayo sa kagalakan ng iyong Panginoon. Kailangan mapagalak natin ang Diyos sa ating ginagawa. Kailangan matutuwa ang Diyos sa ating mga ginagawa. Upang sabihin niya sa atin, mabuti ang iyong ginawa. Mabait ko at tapat na alipin. Papasukin tayo sa Diyos sa kanyang kaharian. Katuwaan, kagalakan, kasiyahan ang langit. Come into the joy of your Lord. Come to the happiness into the kingdom of God. Mga minamahal, manalangin po tayo. Kausapin niyo ang Panginoon galing sa puso. Eh kung minsan makalimutan natin na tayo pala'y steward ng Diyos, na dapat pasidunggan natin siya sa lahat nating abot at unahin natin siya. Kung minsan nauuna pa natin nating sarili, nauuna pa natin ang mga bagay sa lupa, ang ating investment na pupunta sa ibang bagay, hindi sa Diyos. Kaya kung minsan hindi natin masisisi na ganun ang nangyari sa ating buhay. Minsan bigla lamang may dumating ang problema. Bigla lamang may dumating ang karamdaman. Bigla may dumating ang kalungkutan. Problema sa ating buhay. Bakit? Nakulangan tayo sa magparangal sa Diyos at ating pinagkatiwala sa atin. Manalangin tayo, mga minaman. Kausapin niyo ang Panginoon. Mahal Panginoon! Sa mga unang sa doon at dito kami nang susumamo sa iyo. Sa unang dalangin ng aming dearly, beloved, adorable pastor, Evangelist Will Smith, the entire prophet to God, their beloved children, the whole Almeida family. Andito kami susumamo sa iyo, Lord. Patawarin mo, linisin puso, isipan, Lord. Ikaw na kaalam ng laman ng puso namin. Ikaw rin nakawasa ng isipan namin. At ikaw lang din nakaalam ng mga ginagawa namin ayon sa mga salita mo na nagtuturo sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, nga sa lahat ng bagay, maparangalan ka namin at masunod ka namin, Lord, hanggang kami tunay ng tang mga steward mo, tagapangasiwa, tagapagmanis, tagaayos na yung gawain. Katulong kami ng iglesia. We're all, hallelujah, covenant martyr na yung iglesia ng Biñas. Tulungan mo kami, magpalangin ni kami tanan sa matinap sa labagay. Alin pang ang negosyo sa trabaho na buhay napin, pauswaga palangin ni with all the abundance and increase and blessing, Lord. Palangin ni kami tanan, sumaamin ka gayon din. Sa pangalan ni Jesus, chinggit, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Patong kamay sa ulo nyo, ang isang itaas, tayo manalangin. Opo, dakilan Diyos, minsan ang paulit. Sundalangin ng mga pastor, ni prophet, mabangga pang yung samilit naam. Ay, by the prop knockness, hindi mo sa infirmity, sickness and diseases, cast out. From that, children and the might of be healed. Threat of problem, is vices began. Poverty began. Cast out from the Lord. Bless that, children, financially, be sick. With the Lord's written in the repeat, my God. In Jesus' name. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Everybody, say praise the Lord.
Balagpakan natin Diyos, Panginamahal. Tayo ay tumayo. Tayo po'y lumukso 3 beses. Usog. Hallelujah po sa Lord! Hallelujah po sa Lord! Hallelujah po sa Lord! Amen. Huwag mo natin kalimutan, mga minamahal, ang ating mga pledges, special offering natin sa ating radio TV program, 5 pesos pataas, at sa lupa natin nga pula nga box dyan, mga minamahal. Onya, sunod araw, may pangata kami sobre sa inyo, ating love offering para sa ating 29 years church anniversary din sa Dako ng City of Thanksgiving sa December 20 na po. Mga minamahal, magkaisa po tayo, tayo panaginan ng ating Panginoon. So mag-pray tayo sa ating special love offering. Opo Panginoon, panaginan, mga tauhan mo, Panginoon, hindi isasawa sa pagbibigay kay ikaw ang Diyos ang tuburan sa tanat ng grasya at pagpapala. Bless them so much. Return the blessing to the my God, to the first praying, leading me the pastor, Lord. In Jesus' name, Amen. Tawagan no na ating mga beloved Jesus Finest Christian Choir sa ilang caroling para sa ating dating anniversary po. Joy to the world, the Lord has come. Yes! Something joy.
God bless you po sa inyong minibigay ng mga pamaskong handog, garuling para sa ating mga finest square, no? Mamila gagamitin po yan sa project dito, patay ng bagong kurtina, mamina mahal. So, unya, may nahuman na ba yung sobre, Sir Vicky, na panghatag na? Ha? Ato sa likod po. Mga minama, wala man ay pinugsanay. Kung medyo masuko ka makadawat og sobre, solely og 20 mil. Amen. Ganun naman eh. Ang balos ng ang balos ng kasuko magbigay ng malaki. Amen. Kahit the more you give, the more you receive blessing from the Lord. Eh, mahal natin Diyos. Steward tayo ng ating Panginoon. Amen ba? Manainindog tatanan, mga isuon ko sa ating closing prayer. At may mga human paampo, diripusto ba ng puwan mo kamo. May practice po sa Tuesday. Karong Tuesday po ay may practice ang mimer sa taga koral alauna sa hapon. Ha? At sa karon. Kung maning simba na to, may practice ang children's choir. Amen? Sige po. Atong beloved brother Nito Apos, ipag-pray niyo po ang ating closing prayer. Taas yung kamay, tayo po'y manalangin sa Diyos upang tayo po'y ubanan ang ating Panginoon sa ating pauli. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved. Hallelujah. Manalangin sa mahal. Hallelujah. Hallelujah. Magpasalamat kami, Ginoo, sa imong gawain. Hallelujah. Nga niya kami nagahiusa. Hallelujah. Nagagatigom. Hallelujah. Uban sa among beloved ordained preachers, mga kagawa. Hallelujah. Mga instrumentalist o mga choir. Hallelujah. Mga song leader. Ginoo, salamat. Bisan pa Ginoo. Hallelujah. Sa among pagpalingkamot. Hallelujah. Salamat, Pastor. Imong gipadama. Yes. Imong blang presensya. Hallelujah. Hallelujah. Natagbo ang among mga panginahanglan. Yes. O dunay kalipay ang among kasing-kasing na kami nagadayag nagasimba na kalimo. Ikaw ang Diyos. Tinugdang tuburan sa mga panalangin. Panalanginan mo makaisuunan Ginoo na naghatag sobra sa insakto. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw mag-plaster kanila sa dapit ngayon mong giandam kay kinintanan. Gisaad giandam o ba imposible na kanimo. Yes. Hallelujah. Lord, may pagkukulang, may mga kaluyan kami. Salamat sa imong pulong. Hallelujah. Hallelujah. Dalay good ka. Nakini pulong Ginoo. Hallelujah. May gahom. Hallelujah, magagabay ka ni kanamo Ginoo. Yes. Hallelujah sa mga pagsama umalabot ng mga pagsulay. Hallelujah, mga problema. Kami makabarog, o Diyos. Hallelujah, makapadayon, yes. Makababilin, makalahutay. Hallelujah. Hallelujah. Dalaygon ka, o Diyos. Hallelujah, dingtag na sa mga pagbulag-bulag, Ginoo. Hallelujah, ikaw, Ginoo. Hallelujah, maghatod ka na mo sa tagsatag sa kadapit ng tahanan. Sa dalangin ng mga pastor, hallelujah, manguna ka ka na mo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Bishop po at ang banit na apos. Maglaman naway kita malal, William the Lord, Jesus loves you more. At ang lingkuranan, tabangan ka.